Welcome to my channel. This is Marjorie again. And today is Sunday. And pag Sunday kasi, most of the time, nagluluto ako para sa family ko. Naman medyo healthy lifestyle ako. So, especially minsan, si Javi, nagre-request talaga niya ng food na favorite niya. Today, ang gagawin ko is the cottage pie. Cottage pie, tinawag siya ng cottage pie because gumamit ako ng beef. Pagka gumamit ka ng lamb, ang tawag doon is shepherd pie naman. So, ayun. Welcome to our small and cute kitchen. Ito guys, ito yung ingredients na gagamitin ko. 1 kilo ng beef. And then, para mas mabilis lang siya, 1 bowl of mixed vegetable na. And then, 1 onion chopped. And then, butter. Ginamit ko dito, like, nasa 4 to 5 tablespoon lang. And then, 2 beef cubes, then of course Himalayan salt, then yung bawang, and then ito Worcestershire sauce, if tama yung pag-pronounce. And then olive oil, the thyme, and then black pepper, cumin, and of course 8 pieces ng patatas. Naka-cubes na, naka-ano sa hiniwa ko na siya. Para naman ito pag gawin natin mushroom bake later. Let's start na tayo. Habang lulutuin ko yung beef natin, pinapakuluan ko na rin yung potato para hindi sayang yung time natin. So, ngayon, on ko siya. And then, lalagyan ko ng very light lang na olive oil. And then, antayin natin na 2 minutes. Ilalagay natin yung bawang. So, ayan. Andito na yun. Nag-brown brown na yung onion natin. Saka yung bawang. Ilalagay ko na ngayon yung beef. Ayan. Ilalagay ko na siya. Nako, guys. Pagka ginawa nyo to, sobrang natutuwa yung family nyo para sa inyo. Easy, ano lang to, mabilis lang siya, kasi hindi siya mahirap. Pag medyo ano siya, pag medyo nag-brown na siya guys, pwede nyo nang lagyan ng Worcestershire sauce. Ang hirap talagang i-pronounce ito. 1 tablespoon lang. Hayaan lang muna natin. Hayaan natin siya. Hanggang sa maluto na yung beef natin. Okay, so ilagay natin yung 1 glass ng water. And then yung 2 cubes ng beef. Then hayaan lang natin guys. Hanggang maluto yung beef. Ayan, kumukulo na yung potato. So habang pinapalamot natin yung beef, pwede na tayong maglagay ng konting salt. Himalayan salt kasi yung ginagamit ko guys. So, konti lang. Ayan. And then, cumin. Konti lang din. Black pepper. Pabayaan lang natin itong kumulas ko hanggang sa kumunti na lang yung water. Okay guys, so check na natin yung potato kung okay na siya. Parang paano malaman yung potato na luto na siya? Pag tinusok mo siya ng tinidor, ano na siya, nagsaslice. So it means luto na yung patatas. Ayan, luto na siya. So ready na to for mashed potato. Ayan, so in-strain ko na siya. Tinanggalin ko na sa water. Lagyan natin sa plate. Okay. Okay. Mash natin. Thank you.
and then salt, and then black pepper, then mix na. Okay, tikman natin yung ating mash. Wow, sobrang sarap, guys. Sobrang. Okay, so ready na yung mash. Antayin na lang natin yung beef maluto. Then, bibake na natin siya. Okay, so ngayon malapit na sa maluto, guys. Ilalagyan na natin yung mixed vegetable natin. Almost done na yung beef natin. So, nag-preheat na rin ako. 200 Celsius oven. So, yan. Okay. Patayin ko na siya. Naka-ready na rin yung bacon. Layer ko siya. So before natin ilalagay sa loob, lagyan muna natin ng cheese sa ibabaw. That's it, guys. Antayin natin for 30 minutes, then let's see what happened. Ito siya! Product ng cottage pie. So, papatry ko na yan sa family ko. Tingnan natin kung masarap ba ang pagluluto ko ngayon. Okay. Now, I'm serving the food. Let's see if my food is nice. Let's see if it's up to the Gordon Ramsay standard. I've been looking forward to this all day. Looks delicious. Looks so good. Yeah. I'm so hungry. Mm. Me. Nothing first. Okay, can I try it? Yes. It's delicious! If you like this video, please click like and subscribe, and don't forget to turn on the notification. Bye! Bye! Bye.